Magandang buhay sa bawat isa. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang tayo ay makapag-aral muli. No, natapos na po natin yung Lucas. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa aklat ng Juan. So napagandang pag-aralan po dito. Kaya huwag po tayo magsasawa na tayo ay mag-aral sapagkat ito ay isa sa pinakamagandang magagawa natin ngayong tayo ay naka-quarantine, ang mag-aral, magbulay-bulay ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magpapalakas sa ating buhay pananampalataya. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay sa ating espiritu na kung saan ay kapag hindi, pag ito'y napabayaan natin, unti-unti itong mamamatay, matutulog. Kaya buhayin natin yung mga spiritual life natin. So wag po nating hayaan na sa pagkakataon nito ay masayang yung ating mga dumadaang araw nang hindi tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Araw-araw po natin itong basahin, pagbulay-bulayan at lagi po nating ilagay sa puso ang mensahe ng ating Panginoon. Okay po ba yun? Ayan. So dako po tayo sa Juan. Chapter 1 verse 10 to 14 ay ganito pong sinasabi. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala na sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging taong salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin na kanyang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Salamat dahil ang Banal Espiritu patuloy na nagpapaunawa sa atin sa lahat ng ating mga binabasa sa Banal na Kasulatan. Dahil kung wala po ang patubay ng Banal Espiritu, ang hirap unawain ng lahat ng ating mga binabasa dito. Kaya napalad tayo dahil ang Panginoong Isus ay nagkaloob ng isang great provider sa atin, yung sa pagitan ng Banal Espiritu, nagpo-provide siya ng karunot kaalaman sa atin at kalakasan. Ayan. So dito sa binasa natin ay sabi nga dito, so dumating na po yung salita sa sanlibutan. Do kasi sa John 1 verse 1 ay sinabi doon na pasimulay na raw ng salita, ang salita ay sumasa sa Diyos sapagkat ang salita ay Diyos. At ang salita nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na kung saan ay nagkatawang tao at nanahan, nanirahan dito sa mundong ito, nakasama ng mga tao nagpapatotoo dito na katulad nito na si Juan. At naniniwala tayo na sa pagkalikha dito sa mundong ito ay kasama ang Panginoong Jesus sapagkat nalikha ang mundo nito sa pamamagitan niya. Bagamat si Kristo ay ang lumikha ng mundo, ang mga tao ay nanilikha niya ay hindi man lamang siya nakilala. Maging yung mga tagapamahala ng templo, mga religious leader, hindi po naniwala sa kanya. Maging ang mga si Herodes, hindi po naniwala sa kanya. At marami pang mga tao na kusan ay hindi tinanggap siya, hindi siya pinaniwalaan. Kahit yung mga kung saan siya isinilang, ay mga tao doon sa Nazareth, eh hindi rin siya pinaniwalaan na siya ay propeta, na siya ay Mesiya. So maraming tao ang hindi naniwala sa kanya na itong Panginoong Jesus ay siyang itinalaga ng Diyos Ama, na siyang Mesiyas, na kung saan ay siyang ipinadala ng Diyos Ama upang iligtas ang mga tao. Kaya maging yung kanya mga kababayan, hindi rin po siya tinanggap. At nag-alinlangan pa nga din yung kanyang kapamilya. So, pero hindi naman lahat ay sinasabi na hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap,
or hindi naniwala sa kanya, meron din namang mga tao na kung saan ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. At maging yung mga alagad naniwala sa kanya na siya ang Mesiya, maraming naniwala sa kanya. Kaya itong lahat ng naniwala sa kanya, nanampalataya, tumanggap at sumampalataya sa kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yung pagiging karapatan na maging anak ng Diyos ay hindi dahil sa nilikha sila physically, kundi sila ay isinilang spiritually. Isinilang sila sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, at hindi sa kalooban ng tao. Ayan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ang gumagawa ng paraan, o yung mga pastor, yung mga religious leader, ang gumagawa ng paraan para maging anak ng Diyos ang isang tao. So hindi pwedeng sila'y basbasa natin automatic anak na sila ng Diyos. Hindi natin basta sinabi natin na bilang mga itinalaga sa iglesia, pag sinabi natin na ikaw ay anak na ng Diyos dahil ikaw ay binasbasan ko na, so hindi ganoon kadali yon. Ang Diyos Ama ang gumaganap ng tungkulin na iyon na ipakalob sa atin sa papaanong paraan, sa magitan ng pagtanggap sa Panginoon Jesucristo at pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Gayun din ang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya mapalad tayo dahil ipinapaunawa sa atin ito na ang mga tao lamang na binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ay mga taong naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Naniniwala doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pinakitang pagmamahal sa atin at pag-aalay na kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya itong kapanganakang muli ay kung saan ay binabago ang puso ng isang tao at nakakaroon siya ng bagong buhay sapagkat siya ay ginawa ng anak ng Diyos. Dahil kapag tayo ay ginawa ng anak ng Diyos, makikita po yan sa ating buhay. Sapagkat tayo ay naniniwala na kung siya na ang ating Ama at siya na ang ating Panginoon, siya na ang hari natin, siya yung master natin, ay siya yung susundin natin sa buhay natin, sa puso natin, at tayo nagmamahal sa kanya ay handang sumunod sa kanya. Yun yung bilang pagsunod ng isang anak sa kanyang Ama. Pero kung tayo ay sinasabi natin anak tayo ng Diyos pero hindi naman tayo sumusunod sa Ama, paano masasabi na tayo ay mga anak ng Diyos? Di ba? Samantalang kapag ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ipapakita mo sa Diyos na ikaw ay isang ulirang anak at kinikilala mo siya bilang iyong Ama sapagkat siya ay nananahan sa atin na kapag tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan, tinanggap natin siya sa ating puso at tayo nanampalataya na siya ay anak ng Diyos, siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin, yung kanyang banal na espiritu yung nananahan sa atin, at kung ito yung nananahan sa atin, tayo po'y kumikilos ng pagiging isang anak ng Diyos sapagkat tayo ibinilang na sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nasa kaharian ng Diyos ay dapat na umasal, dapat na mag-isip, dapat na kumilos, magsalita na ang Diyos ang kinikilala niya. Tayo ay meron ng tinatawag na new life or tinatawag na bagong buhay, bagong kapanganakan. Tayo ay mamumuhay na spiritually. Hindi na tayo mamumuhay sa karnal. Hindi na tayo mamumuhay sa mga kasalanan na kung saan ay dati natin ginagawa. Sapagkat sino man nakipagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao sapagkat tayo binago na ng ating Panginoon. Na ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nanahan dito, ay dapat na tayong nakakaunawa sa kanyang muling pagparito ay ipakita natin na tayo ay bukas ang puso natin na tanggapin siya. Kung bukas ang puso natin, wala siyang makakagawa sa ating buhay at kung anong nais niya sa ating buhay, yun ang ating gagawin sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga yun yung kanyang layunin na ipinadala niya ang kanyang anak para tayo mga sumampalataya sa kanya ay magkamit ng kaligtasan
at ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus lamang ang tunay na anak ng Diyos at tayo ay mga tinatawag na children of God. Kung siya ang Son of God, tayo ay ginawa niyang children of God. At bilang mga anak ng Diyos ay dapat ipakita natin na tayo ay karapat-dapat na manahan sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nananahan sa puso ng tao, sa buhay ng isang tao. Hindi po dumating ang Panginoong Jesus para itatag niya ang kanyang political kingdom. Ang itinatatag ng Panginoong Jesus ay yung kaharian niya sa puso ng bawat isa. Kaya naman siya ay nangyari na bumaba dito sa lupa upang ipahayag niya ang katotohanan nito sa bawat isa sa atin. At bilang Panginoong Jesus ay ipinakita niya sa tao kung sino siya, kung ano magagawa niya, kung paano niyang pinakakain ng maraming tao, kung paano niya pinagagaling ang mga may sakit, kung paano niya, sapagkat ayaw niya na makita niya yung kanyang nilikha na naalipin ng kaaway, naalipin ng diablo, sapagkat marami siya nadatnan dito na naalipin ng kaaway. Sa pagitan ng kahirapan, ng karamdaman, sa pagitan ng mga sakit, at hindi pagkaunawa sa layunin ng Diyos sa mga kaguluhan sa buhay. So marami siyang nakita. Kaya ang ginawa niya ay inayos niya ang lahat ng iyon at ipinakita niya na ang Panginoong Jesus ay hindi nalulugod doon sa ginagawa ng kaaway sa mga tao. Sapagkat siya yung ating tunay na siya ang tunay nating kagalingan, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na nagkakalob ng lahat ng bagay ng ating pangangailangan. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan at matagpuan ang mga naliligaw ng landas. So, yan ang layunin ng Panginoon. Talagang makasama niya sa kaharian ang mga taong magpapakita ng pananampalataya sa kanya. Okay, maraming salamat sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na meron po tayong kahit kaunting natutunan sa ating pag-aaral ito. At muli ay hayaan natin na may dulog sa ating Panginoon ang bawat isa, sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay patuloy na ang Panginoon ay manahan sa puso ng bawat isa. Tayo manalangin. Maraming salamat o Diyos sa napagandang pag-aaral na ito na ipinagkaloob mo sa amin, na bagamat may mga tao nang hindi naniniwala sa iyo, pero kami ay bukas ang aming puso na ikaw ay tanggapin sa aming puso at sampalatayan na nanging ginawa sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon dahil sa aming pagsisisi na kasalanan, sa aming pagtanggap sa iyo at pananampalataya na ikaw ang tunay na Mesiya, Panginoong Jesus, ay binigyan mo kami ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat po Panginoon sa iginawad mo sa amin na pagiging anak ng Diyos, at ito po'y pangahawakan namin, at hayaan mo o Diyos na marami po ang makaunawa sa iyong mensahe na ito, na sa gayon ay marami po ang makakilala sa iyo ng lubusan at maramdaman ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami sa iyo, Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na pangaming dalangin. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Patuloy tayong samahan ng ating Panginoon sa araw-araw na buhay natin. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan mula ngayon at kailanman. Pagpalain lahat tayo ng Panginoon. To God be the glory.